Alas 12 na po ng tanghali at One Balita, Pilipinas na. Totoo ba ang kasabihan that the customer is always right? Hindi siya left. Dapat siya pasundin sa lahat ng pagkakataon. Yan ang pag-usapan natin sa episode na ito. Hi there, this is Chinky Tan, your pambansang wealth coach. Okay, unawain muna natin saan ba nagsimula itong katagang the customer's always right. Ito ay nagsimula noong 1909 na ang layunin ay magbigay po ng mas magandang serbisyo sa mga customers. Ang mindset ito ay mahalaga sa customer satisfaction para magtagumpay ang isang negosyo. Pero tanong, dapat ba talaga sundin to sa lahat ng pagkakataon? Ang kasagutan ay hindi. May mga pagkakataon kasi na ang mga hinihingi ng inyong mga customer ay hindi na reasonable. Okay, halimbawa, gusto niya diskwento na naglagpas na po ng inyong puhunan, di ba? Or let's say may pinapagawa sa inyo na hindi niyo naman kaya. Ang tamang approach na ito ay paano ba natin mapagbibigyan na hindi sila ma-offend? Una, kailangan po natin makinig. Huwag agad na kukontrahin ang customer. Tatandaan niya na, kahit alam nyong hindi pwede, ang sagot ay pag-aaralan, pag-iisipan, kakausapin po namin. Unawain muna natin ang kanilang hinaing. Pangalawa, kahit mahirap, manatiling mahinahon. Oo, bakit po? Eh, syempre naman, kailangan po maging magalang po tayo. Alam mo, sa totoo lang, kahit mali po ang customer, kung mali po ang ating pagtugon, mali na rin po tayo. Tama? Pangatlo, may mga bagay na hindi talaga pwede ikompromiso. Halimbawa, kailangan magbigay kayo ng seniors discount kahit na walang senior card, di ba? Or PWD discount na walang PWD card. Hindi po pwede yon. At pang-apat, ang pinakamaganda niyan, magbigay po tayo ng alternatibong solusyon na para maging fair po sa bawat panig. Pero minsan po, kasi itong nangyayari, ang empleyado po ang nababagsakan ng galit ng customer. Tatandaan ang kasabihan na hindi nangangahulugan na pababayaan natin ang ating maempleyado para sila ay masaktan para lang sa ating mga kliyente. Balansin po natin, dapat po maging masaya ang customer, dapat maging masaya rin ang iyong empleyado at syempre profitable ang iyong negosyo. Sana naliwanagan kayo sa episode na ito. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina ang susi sa pagyaman. Bueno mano sa ating One Balita Pilipinas ngayong Biyernes. Pangulong Bongbong Marcos, inaming totoo at sa kanya nang galing ang kumalat na text message umano sa mga kongresista na wag nang ituloy ang paghahain ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Well, it was actually private communication but nalik na, yes. Because that's really my opinion. This is not important. Vice President Sara Duterte, hindi raw nakakatugon sa sabina ng NBI ngayong araw. Duterte supporters tuloy naman sa pagkakampo sa EDSA Shrine. Dalawang Chinese arestado matapos manutok ng baril sa mga motorista sa Pasay. Ang mga suspect bistadong lasing. Cherry Pie Picache at Christopher De Leon trending dahil sa binansagang mukbang scene nila sa Batang Quiapo. At abangan, bagong Christmas song na magpapa-merry ng vibes ng inyong Pasko, unang-una ninyong maririnig dito sa One Balita Pilipinas. Balitang mainit, init pa! Yan ang latest sa showbiz. Ngayong tanghalian, kasalo si Cheryl Cosset. One Balita, Pilipinas! Magandang tanghali, Luzon, Visayas at Mindanao. Patay sa saksak ang isang babae sa Agusan del Sur. Suspect sa krimen ang kanyang live-in partner na nagalit dahil sa halagang 200
200 pesos para bigyan ng mukha balita Mobile Journal. Kayla Makantan. Nauwi sa madugong krimen ng 8 oras na pagtatalo na isang babae at kanyang lasinggerong live-in partner sa Agusan del Sur. Nabulabog ang mga residente pasado alas 8 ng gabi nitong November 26 sa ingay mula sa bahay ng mag-live-in na sina Sweetie Morgades, 24 anyos, at R. James Loyola, 23 anyos, sa Barangay Buena Gracia sa Talacogon. Lingid sa kaalaman ng mga kapitbahay, nauwi na sa krimen ang halos 8 oras na tensyon. Si R. James kasi, napuno raw at kumuha ng kitchen knife sa kapinagsasaksak sa tiyan ng kinakasama. Ginawa niya ito sa harap ng 2 taong gulang nilang anak nang usisain, duguan ng biktima at walang malay. Itinakbo pa siya sa ospital pero hindi na nailigtas pa. So, before po sila nag-live in, may naman nababalitaan na po kami na nagda-drugs, ganoon, or mag-night na nalalasing, naamok, ganoon po. Wala po talaga kaming idea na ganoon yung gagawin po. Ang Talacogon Police agad nagsagawa ng hot pursuit operation kung saan naaresto rin ang suspect. Lumalabas sa imbestigasyon na ang punot dulo ng pagtatalo, 200 pesos na pambili sana nila ng bigas. Gusto raw itong ibili na lang ng alak ng suspect. Pero tumanggi ang biktima. Himas rehas na ngayon si Loyola na nahaharap sa kasong homicide. Mobile Journal, Kayla Makantan, hatid ang mukha ng balita. Nagawang pumunta ni Vice President Sara Duterte sa NBI ngayong araw. Ang dahilan, hindi raw siya agad na abisuhan na hindi pala tuloy ang pagdinig sa kamera na una niyang idinahilan sa pagsabi na naman sa kanya ng ahensya. Live mula sa NBI headquarters, magbabalita si Mobile Journal, Merrimon Reyes. Merrimon, anong update dyan? Cheryl, simula nga kanina alas 9 ng umaga, nakaantabay tayo sa pagdating ni Vice President Sara Duterte dito sa National Bureau of Investigation bilang kanyang pagtugon sa subpoena na inihain sa kanya na may kaugnayan sa active at grave threats na kanyang binitiwan. Pero sa halip na si Vice President Sara, legal counsel niya ang dumating dito sa tanggapan ng NBI. Bitbit niya ang sulat na nagpapaliwanag na hindi na nga raw makakapunta o makakapagpakita si Vice President Sara Duterte. At ang request nito na i-reschedule ang summons para sa kanya. Nakasulat doon, mayroong kailangan asikasuhin ang bise na may kaugnayan sa hearing ng House Committee on Good Government and Public Accountability ngayong araw tungkol sa alleged misuse ng confidential funds ng Office of the Vice President at DepEd sa ilalim ni Duterte. Huli raw nila nalaman na canceled ang hearing na ito. Dahil dyan, nagdesisyon ng NBI na sa December 11 na uli ipapatawag si VP Sara. Wala na raw bagong subpoena para rito, pero nakasulat itong imbitasyon sa response letter ng NBI. Kasama rin dyan ang request ni VP Sara na na nag-initiate sa investigasyon na isinasagawa at kopya ng mga posibleng itanong sa kanya. Ayon kay NBI Director Jaime Santiago, pag-uusapan pa raw ang kanilang gagawin sa request na ito. Sa kabila naman ng nangyari, tuloy pa rin daw ang investigasyon ng NBI sa online press conference videos ni Duterte at sa sinasabing hinire niya na papatay sa Pangulo, First Lady at House Speaker. Authenticated na raw ito at na-request sa Meta na huwag i-take down ang online copy. Hahainan din ng NBI ng subpoena ang ilang mga kawali ng media at audience sa virtual conference bilang bahagi ng pag-iimbestiga. Cheryl, pag hindi muli nagpakita sa sumunod na itinakdang araw si Vice President Sara Duterte, magdidesisyon na ang DOJ at NBI, depende na lamang sa mga posibleng rason ng hindi niyang pagsipot sa pangalawang pagkakataon. Cheryl. Okay, Merrimon, sabi mo sa December 11 na nila i-request yung pagpunta dyan ni VP Sara. Medyo may katagalan yon. Bakit daw December 11 pa? Totoo yan, Cheryl. Tinanong din natin yan kung bakit hindi na lang igawin ito next week. Pero ang nasabi sa atin, para raw magkaroon pa ng oras na makapaghanda at mag-prepare itong si Vice President Sara Duterte para sa sunod na kanilang pagkikita, Cheryl. Pero itong December 11 na date ay formal lang na ipaabot sa kampo ni VP Sara.
Sa ngayon, Cheryl, ina-expect na pag nasulat na at nabuo na yung response letter ng NBI, doon na rin nakalagay na sa December 11 nila iniimbitahan yung pagbalik at pagpapakita muli ni Duterte. Pero since meron pa silang kailangan pag-aralan tulad yung response nila doon sa mga request ni Duterte na yung mga dokumento raw na nagpapakita dito sa investigasyon, pati yung mga kopya ng mga katanungan na posibleng matanong sa kanya, pagsasabay-sabayin pa raw nila itong bubuin at saka ibabalik o ipapadala kay Duterte. Cheryl. Maraming salamat, Mobile Journo, Mary Mon Reyes. Inamin ni Pangulong Bongbong Marcos na nagpadala nga siya ng text message sa mga kongresista na hinihimog silang huwag nang ituloy ang paghahain ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Sa text message na unang inilabas sa programa ng broadcaster na si Anthony Taberna, nakasaad na kung tutuusin, hindi naman daw importante talaga si VP Sara. Kaya hindi na rin kailangan ng mga impeachment complaint dahil ide-distract lang daw sila nito sa kanilang trabaho. Una nang itinanggi ng ilang kongresista ang balita. Pero mismo si PBBM ang nagsabi sa kanyang pagbisita sa Lucena kanina na ipadala o ipinadala niya ang mensaheng ito sa mga mambabatas para hindi na rin daw nasasayang ang mga oras nila. Well, it was actually private communication but na-leak na, yes. Because that's really my opinion. It will tie down the House, it will tie down the Senate, it will just take up all the time and for not, for what? For nothing. For nothing. None of this will help improve a single Filipino life. Kaugnayan, makakausap natin si Representative Joel Chua, ang chairman ng House Committee on Good Government and Public Accountability. Magandang tanghali po sa inyo, Kong. Salamat po sa oras. Ay, magandang tanghali, Cheryl, at sa lahat ng iyong tagapakinig. Kong, kayo po ba nakatanggap din ng text message na ito mula po kay Pangulong Bongbong Marcos? Ay, hindi po. Dahil hindi ko naman po alam yung number ni President Bongbong Marcos. At personally, hindi po kami magkakilala. Opo, pero so far, ito nga pong inamin na ni Pangulong Marcos, ito pong text message na ito. Napag-usapan na po ba ng mga kapwa ninyo, Congressman? So far, wala pa naman po ako nakakausap tungkol dito. Pero kagaya nga po ng mga sinasabi ko, ito naman pong ginagawa namin. Ang primary objective is in aid of legislation, yung pagpapagawa po ng mga batas. Yung impeachment po, hindi naman po namin na pag-uusapan pa sa committee. Kaya hindi ko rin po alam kung saan po itong issue na to tungkol sa impeachment. So wala pa po talagang naghahain ng impeachment complaint or nababalitaan kayo na maghahain ng impeachment complaint or nagpaabot na po sa inyong komite? Sa akin po, wala naman pong kumakausap tungkol po dito. At wala rin po akong alam na meron pong maghahain so far. Mm-hmm. Pero kung sakali po makakatanggap kayo ng sapat na numero sa Kongreso ang impeachment complaint laban kay VP Sara? Ano po? Sa tingin niyo po ba ay makakakuha po kayo, makakatanggap po kayo ng sapat na numero sa Kongreso? Cheryl, ito kasing impeachment complaint, it is a political process. Mm-hmm. Pero kung kagaya po ng sinasabi ninyo, nagsalita po yung presidente, with that, tingin ko medyo mahihirapan po makakuha ng numero pagka ganyan po ang statement ng ating presidente. Mm-hmm. Para po din, ano, pa-explain na lang po natin kung Chua, no, para sa kaalaman din po ng mga kababayan natin, paano ba magsisimula? Pag mayroon pong gustong impeach, ano po ba ang unang proseso niyan? Kailangan po, congressman po, ang mag-file po nito or pwede rin po ng isa pong citizen lamang? Kahit po hindi congressman, citizen lang po pwede po, pero kailangan po ito po i-sponsor ng isang congressman. So at the end of the day, kailangan pa rin po talaga ng suporta ng congressman. Pero katulad para mo ito na po ay aktuhan. So kanina po, sabi nyo nga kahit na merong mag-sponsor o mag-file doon sa mensahe, kung pagbabasihan natin yung text message ni Pangulong Bongbong Marcos, ay tingin nyo po hindi po ito mauurong? Or ay ibig sabihin po ay magiging tatakbo
ng maayos po sa Kongreso? Tingin ko po, dahil lagi po naman sa Kongreso, it's always a numbers game. So at the end of the day, it's a political process. So may mga kumpas din po yan kahit papano ng mga partido. At siyempre lahat yan titingin po sa mga pronouncement ng ating Pangulo. Kung pinospone nyo po yung pagdinig ngayon para po hindi maging excuse ni VP Sara sa pagsagot sa summons po ng NBI, pero ito pa rin yung dinahilan niya para mag-request sa NBI ng resetting. Ang sabi po niya ay huli na raw pong nakarating sa kanya yung postponement. Kailan po ba natin sinabi sa kampo ni VP na hindi po matutuloy ang pagdinig today? Actually, kahapon po, nagkaroon po kami ng press con sa Kongreso, bandang hapon. Hindi ko lang po masyado maalala yung exact na oras. Pero yung pong yung notice po sa kanila ay napadala po at 4:48 p.m. So, ang report po sa akin ng aking COMSEC, notices of postponement were already sent out to the OBP and other invitees. It was successfully delivered as proved by a delivery receipt email sent back to the official committee secretariat email. Those delivery receipt emails were received at 4:48 p.m. as well. Moreover, advance notices of postponement were already sent to the staff of the OBP through electronic messaging as early as 2:57 p.m. Yan po yung report ng aking COMSEC. Ano po ang inyong reaksyon doon nga po sa naging tugon din ni VP Sara sa NBI na kasi late nyo na raw ho o nakarating sa kanya na kinancel po or pinospone nyo po yung hearing po sa Kamara kaya hindi rin siya makakapunta sa NBI? Siyempre nakakalungkot po dahil ito naman po ang dahilan kung bakit po namin pinospone nang sa ganun para makapagbigay daan po dito sa investigasyon sa NBI dahil sa ating pong paniniwala ito po ay napakahalaga dahil it involves national security ng ating bansa. Kaya nga po sana po ay ito po binigyan prioridad ng ating Vice Presidente. Pero bago po siya nagpahayag nito, nag-commit po ba siya na dadating sana kung hindi po kayo nag-postpone? Kasi yun nga po yung excuse na sa NBI eh. Nag-commit po kanino? Dadating po sa hearing. Kung sakali mang natuloy today. Kasi yun nga po yung normally ginawa niyang po, excuse. Normally po kasi ang OVP po, nagsasabi lang na darating, biglaan po yan eh. Hindi naman po sila nagbibigay sa amin ng advance information na darating po sila. So yan na po yung nakagawian. Bigla na lang po dumarating. And in fact, ang pagkakaalam ko po mismo sa NBI, wala rin naman yata ang official communication na hindi siya makakarating doon. Kailan po nakatakda kung ang susunod na pagdinig ng Kamara? Hindi pa po namin napag-uusapan dahil ito po ay kahapon lamang nangyari. But siguro pag nag-meeting po kami, ito po ay aming itatakda na. Ayusin lamang po namin yung mga schedule. At I'm sure nakarating na rin po sa inyo na ang sinasabi naman po ng NBI ngayon, December 11 po yung kanilang date na ibibigay kay VP para muli siyang imbitahan po sa NBI. Para hindi mag-overlap. Ay, hindi ko pa po alam yun. Ngayon ko lang po narinig sa inyo. Opo, kalalabas lang din po at kabibigay lamang po ng report ng aming correspondent on that para lamang po hindi mag-overlap. December 11 po ba? Opo. December 11. Opo. Sige po. Noted po yan, noted po. Opo. Kung sa inyo pong pahayag kahapon, nabanggit ninyo na may mga ihahain kayong mga batas na produkto po ng investigasyon ninyo. Ano-ano po kaya ang mga ito? Paano kalang ito? Opo. Unang-una na po dito ay yung pong paglilimita sa mga departamento o ahensya na wala naman pong kinalaman sa intelligence gathering at saka sa peace and order, sa aming pong paniniwala, ito po ay dapat hindi nabigyan ng confidential fund. Kaya tayo po maghahain ng batas para i-identify lamang yung mga ahensya na dapat na binibigyan ng confidential fund.
Ang isa pa po ay yung paghihigpit po sa mga SDO, yung tinatawag po natin Special Disbursing Officer, na sa ating pong paniniwala, dapat po ay hindi basta-basta kung sino-sino na lang ang ginagawang disbursing officer. Kailangan po may kinalaman po ito sa mga accounting procedure, auditing procedure. Nang sa ganun po ay talagang naiingatan po yung pondo po ng bayan. Maraming pong salamat sa inyong oras, Congressman Joel Chua, ang chairman ng House Committee on Good Government and Public Accountability. Magandang tanghali po. Susunod, mga taga-suporta ni Vice President Sara Duterte na ilang araw nang nananatili sa EDSA Shrine, ayaw pa rin umalis. Batang nahawaan ng hand, foot and mouth disease sa Jensan, hindi pa rin gumagaling dahil kapos sa perang pampagamot ang kanyang mga magulang. At kapatid stars, nagsama-sama sa Christmas music video ng MVP Group na may Merry ang vibes ngayong Pasko. Yan at iba pa sa pagbabalik ng One Balita, Pilipinas. Arestado ang isang babae at isang lalaki sa Quezon City matapos mahulihan ng higit 1,000,000 pisong halaga ng shabu na nakasilid sa container ng biskwit. Yan at iba pa sa pagbabalita ni Hannibal Talete. Arestado ang dalawang ito sa by-bust operation sa barangay San Martin de Porres sa Cubao, Huwebes ng umaga. Nasabat sa kanilang isang container ng biskwit. Pero ang laman pala ay 200 gramo ng hinihinalang shabu na nasa 1.3 million pesos ang halaga. Galing pa raw sa Angeles, Pampanga ang mga suspect. Isang 24 anyos na babae at ang 22 anyos na lalaki niyang kapitbahay. Habang ang supply nila ay mula naman sa Cavite. Yung area po of operation nila is doon sa pinanggalingan nilang lugar, no, kung saan sila talaga nakatira, sa Angeles, Pampanga. Dalawa sila nung kasama niya na nahuli. We can consider this na dito rin sila nag-ooperate na yung mga binebentahan nila na dito rin. Pero ayon sa babaeng suspect, ipinadala lang daw sa kanyang item kapalit ng 20,000 piso. Bakit po kayo napasok sa kanyang transaction? Dahil po gawa ng may malaking utang po na kailangan kumbayaran. Ang lalaking suspect naman, itinatanggi na may kinalaman siya sa transaksyon. Sabi niya, samahan ko lang po daw siya kasi wala po daw siyang kasama. Alam mo droga yung dalag? Hindi man po. Kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act ang kahaharapin ng mga suspect. Dinakip ng Pasay Police ang dalawang Chinese nationals na ito dahil sa panunutok umano ng baril sa kahabaan ng Rojas Boulevard kahapon na umaga. Nagtitrip-trip sila. Siguro sa kalasingan na rin po nila siya. Nakuha sa kanila ang caliber 38 na baril na napag-alamang hindi lisensyado. Nasabat din sa kanila ang isang kutsilyo. Maharap ang mga suspect sa kaso ng paglabag sa RA 10591 o Comprehensive Law on Firearms and Ammunition. Ako si Hannibal Talete para sa 1PH. Nasa EDSA Shrine pa rin ang supporters ni Vice President Sara Duterte. Para sa update, magbabalita live si Mobile Journal, Amy Atienza. Amy, kumusta ang sitwasyon at bakit daw ba nananatili pa dyan ang Duterte supporters? Pero dito nga, sinimula na nga na ilang supporters si Vice President Sara Duterte ang kanilang ika-apat na araw ng protesta laban kay Pangulong Bongbong Marcos dito sa EDSA Shrine. Martes pa lang, may ilan ng mga taga-suporta ng vice-presidente ang nagsimula ng kanilang protesta para sa pag-impeach sa termino ng Pangulo. Naglatag din sila ng kanilang mga banig para sa protestang inaasahang tatagal ng ilang araw. Ang isa pa nga sa mga nakausap po rito, hindi raw aalis hanggat hindi klaro ang magiging lagay ni Sara Duterte sa Kongreso. Sheryl, kung maaalala natin noong Lunes, November 25, nagkaroon ng budget hearing ang Office of the Vice President at ngayong araw magsisimula sana ang kanyang investigasyon sa National Bureau of Investigation. Ngunit nagpadala ito ng sulat sa nasabing institusyon na hindi ito makadadalo ngayong araw. Sinasabi naman ng karamihan ng nandito sa EDSA Shrine na hindi nararapat at hindi natama ang mga paratang na pinakaharap ng Vice Presidente.
Anilamas, maigi pa ang pagtuunan ng pansin ng ibang isyu sa bansa tulad ng mabilis sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Kaninang umaga, pinili muna ng mga taga-suporta na umuwi para nga raw may mas komportable silang pahingahan at dahil na rin sa pabugsong-bugsong ulan na kanilang naranasan. Inaasahan pa rin ng mga otoridad kabilang na ng Philippine National Police at Quezon City Police District na dadagsang muli ang tao mamayang hapon mula 3 p.m. Sa ngayon, wala pa rin daw garantisado mga programang isasagawa ang mga taga-suporta. Pero isa sa mga usual nilang gawain ay magsindi ng kandila at kumanta para sa Vice Presidente. Kasabay ng protesta ng mga supporters ng Vice Presidente, tiyak din daw na mas babagal ang daloy trapiko ngayong araw. Cheryl? Maraming salamat, Mobile Journal, Amy Atienza. Nahawaan ng kanyang kalaro ng hand, foot, and mouth disease ang isang bata sa General Santos City. Ang problema, hindi tuloy-tuloy ang gamutan sa bata dahil kapos ang kanyang mga magulang. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Ieda Pascual. Nahawaan ng hand, foot, and mouth disease ang isang bata sa General Santos City. Ang kanyang mga magulang, hindi mabili ang kanyang mga gamot. Namumula at nagtutubig ang mga rashes sa mukha, kamay at paa ng isang taong gulang na si Zach, nag-iisang anak ni Jenny at Gabriel. Ang bata, nahawa raw sa kalaro nito. Bigla siyang nilagnat. Di namin malaman kung bakit. Tapos hinayaan lang namin, ma'am. Nashock na lang kami. Pagdating nung gabi, ayaw niya nang dumede, ayaw niya nang ano, parang napaka-agresibo niya na, puro iyak na lang po siya. Tapos parang nagsumamaga na yung mukha niya na parang nanghina na siya. Nag-decide kami na pumunta na lang kami sa isang ospital tsaka pina-admit namin. Matapos makita ng kanyang pediatrician, si Zach, kumpirmadong may hand, foot and mouth disease o HFMD. Isang viral infection na ang madalas tamaan ay mga batang edad 5 taon pababa. Ang hawa nito ay nasa laway ng pasyente, nasa mga blisters, yung kanyang pumuputok na blisters at saka sa pupo ng isang pasyente. So pwede po kasing yung mga secretions na yan napunta sa mga play area, kahit sa mga doorknob sa school, pwede po yan. So turuan natin ang mga anak natin na huwag hawakan ang ating bibig, ilong at mata as much as you can, lalo na kung hindi ka po nakahugas ng kamay. Ayon kay Doc, ang mga sintomas ng HFMD ay lagnat, walang gana kumain, masakit na lalamunan, pagkakaroon ng mga rashes sa kamay, talampakan, bibig, puwetan, likuran at mga binti. Pwede pong after 1 month, tatanggal yung kuko, pero hindi masakit. Ang tawag po dyan ay onychomedesis, kasi nga yung virus ay dumaan sa katawan, sa kamay, medyo humina yung growth ng kanyang nails. Pag nangyari ito, huwag po kayong magpanik dahil tutubo lang din naman po yung kuko. Isang linggo rin na-admit sa ospital si Zach. At nitong Martes, siya ay nakalabas na. Yun nga lang ang kanyang mga magulang, problema kung paano mabibili ang mga gamot na nireseta. Sa mga tao po siya na may mabuting puso, nananawagan po ako sa baby ko. Puros po ano, antibiotics, masyado po kasing mahal, tag 2,000, may tag 1K, yung sa baba niya po, tsaka yung sa ointment niya na para sa katawan para maalis yung mga peklat, is nag-aano po ng 900. Masyado po kasing marami yung gamot na inaano sa kanya, 6 po, pero di pa namin nabilhan kahit ni isa. Ako po si Mobile Journal Yera Pascual, nagpapaalala na ang bawat may karamdaman ay kailangan din ng kalinga. Hindi naging hadlang ang spine injury at breast cancer ng isang para-athlete sa paglalaro ng basketball. Dahil sa kanyang pagmamahal sa laro, kasama siya sa mga nakaginto sa National Para Games ngayong taon. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Denise Valdesancho. Nitong November 14 lang when history was made dahil isang Pinay para-athlete ang nakasungkit ng ginto sa 8th Philippine National Para Games 3x3 Wheelchair Basketball.
4 years old pa lang si Jem Tanyag nang magtamo ng spine injury. Ito ang dahilan kaya sa murang edad ay naka-wheelchair na siya para makakilos. Pero hindi raw ito naging hadlang at naging susi pa raw para makilala niya ang sport na magbabago sa kanyang buhay. Year 2016 nga nang imbitahan siyang sumali sa National Team for Women's Wheelchair Basketball. Nung natanggap po yung invitation, so sabi niya, try nga lang, pumunta ko doon sa tryout, tapos subukan kong sumakay sa pang-basketball na wheelchair. So sabi ko, hala, itong ang ganitong wheelchair, parang medyo, sanay na, pero kumbaga, iba pa rin yung pakiramdam na sasakay ka sa pang-basketball na wheelchair. So, totoo nga raw na there is no harm in trying, lalo na nang tinuloy-tuloy na ni Jem ang pagbabasketball. Doon ko nakukuha yung confidence, tsaka yung happiness ko na kapag ka may nakakasalumuhang ibang tao, ganyan, nakakapunta sa iba't ibang lugar. But another setback came for Jem nang madiagnose siya ng breast cancer noong July 2023. Nahinto siya sa basketball para magpagamot at sumailalim sa chemotherapy. February 2024, cancer-free na si Jem. Kaya balik-bakbakan ulit siya sa hard court. Pag minahal mo na yung wheelchair basketball, hahanap-hanapin ang katawan mo, hahanap-hanapin ang isip mo. So, ayun, nakalive ako from July until May this year. And then finally, June, bumalik ako. A few months after, nagbunga naman ang pagsisikap dahil nasungkit niya na Jem at kanyang teammates ang ginto para sa 8th PNPG Women's Wheelchair Basketball noong November 14. Bukod pa yan sa ginawa nilang kasaysayan bilang mga kauna-unahang kababaihang naging parte ng Wheelchair Basketball Women's National Team. Actually, medyo nakakakaba siya kasi after our second game, nagka-injured pa yung aming isang player, isang ka-team. So, parang napapakamot na kami na paano to. Medal yung pinaglalabanan. At the same time, parang yung experience na parang ito yung pinaghihirapan namin eh. Kaya naman laking pasasalamat niya sa kakaibang suporta na ibinibigay ng mga taong nakapaligid sa kanya, kabilang ang kanyang pamilya at workmates. Hindi lahat mabibigyan ng chance. Hindi lahat makaka-experience ng ganito. Pero once na tinanggap mo yung blessing, kumbaga, yung blessing kasi hindi lang siya in a form na masaya. What if yung blessing ay hindi maganda? Lahat ng natanggap ko, blessings, at lahat yun pinapagpasalamat ko sa Diyos. Tomorrow is never promised. And when all we have is now, we do everything to keep what we love. Mobile journalist Denise Valdesanso po, hatid ang mukha ng balita. Magandang tanghali mga kapatid. Second happiest country raw ang Pilipinas sa Southeast Asia. Ayon sa World Happiness Report 2024, kung buong mundo naman ang pinag-uusapan, nasa 53rd pwesto ang Pilipinas, abang ang bansang Finland ang happiest country. Kung kayo ang tatanungin mga kapatid, anong mga ginagawa nyo ang nagbibigay ng saya sa inyong puso? Tara, samahan nyo ako at magtatanong tayo dito. Yun ang paligid na masasayang tao. Yeah. Apektuhan ako pag masaya yung mga tao. Sa tanghalian sa Itbulaga. Bakit pa sila? Tito Vic and Joey. Itbulaga! Tito Vic and Joey! My family. And being together. Pera po. Pag marami akong pera, masaya ako. Ako ang inyong kuhani ng bayan, ang tunay at nag-iisang pantanggal umay sa pananghalian. Susunod, ang bagong Christmas song na magpapa-merry ng vibes ng inyong Pasko. Unang-una ninyong maririnig yan dito lang sa One Balita Pilipinas. Abangan yan sa pagbabalik ng One Balita Pilipinas. Nangunguna na ang Signal HD Spiker sa leaderboard ng PBL Conference matapos ang tatlong sunod-sunod na panalo. Magbabalita si Ian Suyu. Tuloy ang abante ng Signal HD Spikers sa PVL All-Filipino Conference.
Matapos ang kanilang back-to-back wins, sunod naman nilang pinadapa ang Chocomucho Flying Titans. Also in. Agad nakuha ng signal ang first two sets bago nakabawi ang Chocomucho sa third set. Pero pagdating sa ika-apat na set, hindi na pumayag ang signal na makabuo ng momentum ang Flying Titans. Panalo ang HD Spikers sa score na 25-18, 25-18, 25-20 at 25-22. Dahil sa panalo, tabla na sa ibabaw ng leaderboard ang Signal at PLDT High Speed Hitters na parehong may 3-0 win-loss record. Grabe yung laban natin. Siyempre, kita ko yung pagod talaga, especially nung gumalaw na rin talaga ng maganda yung Chocomucho, which is yun yung in-expect namin. But ang good thing kasi nakapag-invest na rin kami ng good two sets. Session is sent back. Bumida sa laro ang setter ng Koponan na si Jel Cayuna matapos magtala ng 11 points. Oh, what a pass there! 14 points naman para sa veteranang open spiker na si Ces Molina. Malaking bagay po sa amin kasi ito lang yun ang sabi niyo po na siya sila sa matibay na team and 100% sure na makatulong sa amin sa mga next games pa namin. Bago yan, unang sumalang ang Zeus Coffee Thunderbells kung saan pinatumba nila ang Galleries Tower High Risers in straight sets. Final score 25-22, 25-16 at 25-19. Top scorer sa larong yan si Chini Arroyo na may 14 points habang nagdagdag naman si Glodine Trancoso ng 11 puntos. Dahil sa panalong yan, umakyat na sa 2-1 ang win-loss record ng Koponan habang wala pa rin panalo ang Galleries. Magbabalik ang PVL action sa Sabado sa Field Sports Arena. Unang magtatapat ang Capital One Solar Spikers at Next Led Chameleons habang susundan yan ng Sagupaan sa pagitan ng Akari Chargers at Farm Fresh Foxes. Para sa 1PH, Ian Suyu, News 5. Sa UAAP, kasado na ang inaabangang cheer dance competition sa Mall of Asia Arena. Mangyayari na yan sa Linggo, December 1. Target ng FEU cheering squad na madepensahan ang corona. Pero hindi ito madali dahil hindi magpapatalo ang NU Pep squad na kapalitan nila ng panalo mula taong 2019. Exciting din daw ang inihandang performances ng ibang schools. Mula sa 90s hits hanggang sa Disney-inspired routines, siguradong mapapawaw ang mga manunood. Sa mga team bahay, huwag mag-alala dahil live nyo ring mapapanood ang UAAP Season 87 Cheer Dance Competition sa One Sports, The Varsity Channel at sa Pilipinas Live App. Ngayong magpapasko, perfect na pasyalan daw ngayon ng mga taga Metro Manila na ayaw nang lumuwas ang River Banks sa Marikina. Kung bakit, magbabalita si Mobile Journal, Ivan Tarinque. Ngayon palang damang-dama na ang Christmas spirit dito sa Marikina. Bukas na kasi at pwede nang mabisita ang tao ng Christmas period dito sa lungsod. Nagniningning na mga Christmas lights at thrill-seeking na rides. Ito ang sasalubong sa mga bibisita sa Christmas saya sa Riverbanks, Marikina. Halos 10 rides ang pwedeng pagpilian. Tiyak na wala kang masasayang na oras. Meron pa yung mapapasigaw kastuwa at kaba. Gaya ng Sea Dragon na maghahatid sa iyo ng extreme swing action at ang hangover ride para magbabalik ka rin ang buong mundo mo. Good news, ang mga presyo ng ticket ay swak na swak sa budget. Nasa 50 hanggang 100 lang bawat sakay. Kaya ang ilang estudyante, diretso na dito pagkatapos ng kanilang klase para mag-enjoy. Kinakabahan para pong mahuhulog. Mas lalo pong lumaki yung Sea Dragon po na or yung Vikings. Mas lalo pong tumaas, mas lalo pong bumilis yung takbo niya. Mas maganda siya ngayon. Kasi yung nakaraang taon. Ngayon yung nakakatakot yung solo train. Oo, nakakatakot eh. At syempre, hindi naman tayo papayag na hindi natin na-testing ang ilang mga rides dito. Kung nakakatakot ba o nakaka-enjoy. Oh no! Oh no! That doesn't feel good! It's kind of enjoyable. Except pag medyo mabilisan. Hindi lang para sa mga adults sa mga attraction dito. Para sa mga kids, meron din. Gaya ng Ferris wheel at mini octopus. Kaya perfect para sa family bonding. Yung mga bata nag-enjoy, masaya kasi family, pang-family day. Para sa bata yung pinuntahan natin dito, para mag-enjoy sila.
At kung magutom sa dami ng rides, don't worry, puno rin ang food stalls ng park. Mula sa classic na tusok-tusok, shawarma, at mga inihaw. May food choices para sa lahat, naabot kaya pa rin sa presyo. Hindi mo kailangang gumastos sa malaki o pumunta pa kung saan-saan para mag-enjoy ngayong Pasko. Dahil ang tunay na diwa ng Pasko ay nasasama-samang pagdiriwang kasama ang pamilya. O Baljerno, Ivan Taninki po hatid ang mukha ng balita. O alam mga kapatid, palayag na nga ba ang Mamon sa na-love team sa FTJ's Batang Quiapo? Yan ang inaabangan ng viewers dahil sa hindi matawarang chemistry ng mga veteranong sina Cherry Pie Picache at Christopher De Leon. Silipin niyo to. Harapin mo yung... Hindi na nga maitago ang nabubuong bagong tambalang Mamon sa FTJ's Batang Quiapo. Sina Marites at Ramon kasi nagkakapalagayan ng loob. Habang tinutulungan ni Marites sa kanyang mga sugat, etong si Ramon, napakis na sa kanya! Kilig ang viewers. Lalo't hindi raw talaga matatawaran ang galing sa aktingan ng mga gumaganap na sina Cherry Pie Picache at Christopher De Leon. Fresh na fresh ala I woke up like this si Julia Barreto sa kanyang latest beauty endorsement. Hindi halata na halos walang pahinga. Bukod sa kanyang MMFF entry na Hold Me Close kasama si Carlo Aquino, inanunsyo rin na may bagong major projects siya sa TV5. At dalawa pa ito. But I'm just so grateful for the year that it was and the year that it has been. Nag-shine talaga yung grace ni God. Sasabak siya for the first time ever bilang solo host na nagbabalik na iconic TV5 show na Artista Academy. Meron din siyang teleserye in the works. And for hosting, how are you preparing for hosting? Prayers. Yeah. It's gonna be a first time, but it's also been something that I've been wanting to do and try. So this is a good opportunity to do that. And hopefully magustuhan nyo. Busy bee rin ang kanyang nobyong si Gerald Anderson na bibida sa Nobody na mapapanood din soon dito sa TV5. Sa kabila nito, they make it work. We always find time naman. Tatlong bigating programa naman ang handog ni Maha Salvador next year sa TV5. Siyempre na-miss ko mag-work, but alam niyo na yung mga tinatanggap ko, hosting, ganyan. May narrative, pero tignan natin kung kailan. Bago yan, abala muna si Maha sa Christmas celebration as a first-time mom sa anak nila ni Rambo Nunez na si Maria. Dito muna kami magpapasko sa Pinas, sa bahay lang, kasi first time with my baby. Aww. Glowing and radiant in red si Maha, kasama ang kapwa niyang big star sa sina Bel Mariano at Joshua Garcia sa ine-endorso nilang fast food chain. Bukod dito, si Bel abala rin sa upcoming series na How to Spot a Red Flag, habang bibida naman si Joshua sa local adaptation ng It's Okay to Not Be Okay. Despite their busy schedule, ano na nga bang Christmas plans nila? Bawal talaga mag-diet ng Pasko kasi halos every day meron kang Christmas party na attendan. We have a family tradition of opening gifts all together as soon as the clock strikes 12. So that's something I can look forward to this Christmas. Ako excited na ako makita yung mga ninong ko. Ay! Mano ako, pipi lang. Oo nga pala! Speaking of ninong! Kailangan ako, oh my God! So yun lang. And yung games, yung saya, di ba? Kasama yung mga pinsan mo. Mas relatable, kaya napapanahon daw na mapanood ng mga Pinoy ang series na The Chosen ng American actor na si Jonathan Rumi. Everybody feels like real people and not concepts, you know? Sa isang exclusive one-on-one interview ng Kapatid Network sa kanya, thankful daw si Rumi sa mga Pinoy na tumatangkilik sa serye. You know, it's I know that the Philippine people are so full of faith and passion. I always felt that it would be really well received here. Bumisita sa bansa si Rumi para sa fan screening ng Christmas with the Chosen, Holy Night. Tungkol ito sa nativity story o kapanganakan ni Jesus na eksklusibong mapapanood sa SM Cinema simula December 11. Yan ang latest sa showbiz. Balik sa'yo, Cheryl. Happy Friday! Thank you, MJ.
Mga kapatid, 26 days na lang, Pasko na. Taon-taon sinusubok tayo ng mga hamon, pero lagi tayong nagtutulungan para ang bawat isa ay makabangon. Kaisa lagi po dyan, ang MVP Group na nagseserbisyo ng may puso. Iba't iba man ang ginagawa, ang misyon namin, iisa, ang gawing merry ang vibes ng Pasko ng mga Pilipino. At para maging mas merry ang ating Pasko, may regalo po ang MVP Group para sa inyo. Sabay-sabay nating panoorin ang recording lyric video ng kantang Merry ang Vibes ng Pasko.